Hello, Capricorn. I hope you're doing well. And this is your reading for the next 3 months, July, August, and September. And this is for all Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. At maraming salamat din po sa inyong pag-take time na magsulat ng comment, no, sa ating mga videos, sa ating mga readings. And I truly appreciate that. Maraming salamat po sa pag-subscribe at sa pag-suporta sa ating channel. At kung bago naman po kayo dito, welcome po sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun din po ang aking laging dasal para sa lahat. So tignan natin po kung ano yung mga mensahe ninyo para sa next 3 months and what are the energies surrounding you for July, August, and September. So we have transformation. Nahaharap sa isang napakagandang pagbabago si Capricorn. So this could be in any area of life. Maaring yung pagbabagong ito is in a spiritual level, no? Maaring sa mga paniniwala ninyo, maaring yung mga babaguhin ninyo na yung mga on how you perceive things and how you perceive life. Maaring mga ganun, maaring may mga realization dito na aalisin nyo na sa buhay ninyo yung mga self-limiting beliefs ninyo. Maaring may mga realization na ganyan, or maaring pagbabago ito, no, in terms of trabaho, career, negosyo, no, maaring ganun, o karelasyon, di ba? It could be anything. Anything is possible, okay? So we also have openness. Ayan, so maaring ang iba sa inyo dito, may mga sitwasyon talaga sa buhay ninyo na matagal na ninyong gustong magkaroon ng pagbabago. Pero maaaring nagpo-procrastinate kayo, gumawa ng step para may magkaroon ng pagbabago sa kung anumang area ng buhay nyo yan. But now, I feel that there's going to be some kind of realizations that you will be opening up yourself, your heart, no, your eyes, no, para sa pagbabago. So maaring you're going to open up yourself for change na ngayon. That's why there is going to be a transformation na mangyayari na sa buhay ninyo, no? So maaring may mga pagbubukas na ng sarili dito, no, para sa pagbabago. Security. Ayan. So I feel that this is reminder for some of you, no, na sikasuhin niyo or alalahanin ninyo ang seguridad lagi. Ang seguridad ninyo. Sorry, Capricorn, nabubulol ako. I'm really sorry, I don't know. So, ayun. So, parang reminder ito sa inyo na siguraduhin ninyo ang seguridad ninyo, ang inyong safety ng mga valuables ninyo, tangible and intangible valuables, seguridad ng trabaho ninyo, seguridad ng pamilya ninyo, ng bahay ninyo, anything. No? I feel that this is for anything and everything in your life na mahalaga, no? Yun. Kasi maaring may mga low vibe people around you dito, Capricorn. Kaya parang this is a warning for you na make sure na you will be safe and protected, no? Yung ganon. So tignan natin kung ano pa. Trust the universe. Ayan. So maaring ano dito, no? Capricorn, siguro may mga ang iba, maaring may mga pagdududa ngayon na nararamdaman, no? Kasi maaring may mga ina-envision kayo for yourself and you're working so much, no? Putting effort, no, sa kung ano man yung ina-envision ninyo for yourself, pero siguro nothing is happening, no? Siguro nothing is happening, walang yung parang siguro you're feeling hopeless na siguro na dadating pa ba yung hinihintay ko, mangyayari pa ba to, maring mga ganun, ano. But ang sinasabi ng mensaheng ito, Capricorn, na don't lose hope, don't despair, just keep your hope and faith burning in your heart all the time and just trust the divine, trust the universe, kasi meron naman talagang plano, di ba, ang Panginoon sa atin, no? Each and every one of us, meron ng divine plan, meron ng sacred plan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, no? And maaring yung hinihintay ninyo, maybe it's not
part of the divine plan. Kaya siguro hindi nangyayari. Or it could be that it's not the right time pa. Kaya hindi pa nangyayari. So, keep the hope and faith and just trust the universe. No? All is well. No? Parang yun ang naririnig ko dito na all is well. Magtiwala ka lang sa Panginoon. No? We also have clear, cancel, and release. Yan ang tumalon. Clear, cancel, and release. No? I feel na ang iba sa inyo, maybe nakakaisip kayo ng mga negative thoughts just like that, na nawawala na ng pag-asa. Siguro ang iba, nawawala na ng gana, no, na magpursige pa. It's because yun nga, yung parang hindi naman dumadating ang hinihintay. So, ito si clear, cancel, and release. This is something that you can do kapag nakakaisip kayo ng mga negative thoughts. Kapag may pumapasok na mga negative feelings, emotions, and thoughts sa sarili ninyo, ganito ang gawin ninyo. Mag-post kayong ganyan, no? I-ex nyo lang yung dalawang, yung arms ninyo over your heart, no? I-ex nyo yan. And then sabihin nyo, clear, cancel, release. Clear, cancel, release. Clear, cancel, release. No? Parang ano yan eh, parang protection para sa sarili nyo against the negative energies, no? Na para hindi pumasok, hindi ninyo ma-entertain sa sarili ninyo ang mga negative thoughts, feelings, and emotions na yan. Parang that is one way of a parang prayer siya to cut the cords between you and that negative feelings, thoughts, and emotions, no? So yun, parang tinuturo sa inyo yan ngayon. So we have strength and guidance. Ayan. So, I feel that there is divine guidance dito, Capricorn, na binibigay sa inyo, pinapadala sa inyo ang divine universe para malaman ninyo kung what is going to be the next move ninyo, no? Ginagabayan kayo dito, anong dapat ninyong isipin, anong dapat ninyong gawin, no? What is next for you, no? Ito yung parang gabay na binibigay sa inyo dito. So, napakahalaga para sa inyo, Capricorn, to always make time to tune into your intuition, no? Because that is where the guidance comes in, through your intuition, no? And I feel din dito na you will be blessed with inner strength and courage para mas makapaghintay pa kayo ng matagal sa kung ano man ang hinihintay ninyo at kung ano man ang mga nararanasan ninyo ngayon na maaring difficulties, no, na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo. You will be blessed with inner strength and courage para maharap ninyo yan squarely and you can surpass that, no? You can overcome that obstacles kung meron man, ano? So tingnan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. We have number 60, Swan Spirit, a time for a deep dive. Ayan, so time for a deep dive, it's time to go deep within, magmuni-muni kayo, spend time alone, mag-solitude kayo, and mag-reflect kayo. Reflect on things na nangyayari sa buhay ninyo, no? And I really feel na dyan ninyo makukuha yung lakas ng loob ninyo, yung tibay ng dibdib ninyo. You will figure out, no? I feel na sa pagmumuni-muni ninyo, sa pagme-meditate ninyo, sa pag-prayer mode ninyo, dyan ninyo mararamdaman na ina-activate na pala ninyo yung inner strength and courage ninyo. Because after that, I feel na makukuha nyo, no, ma-access nyo na kung ano yung divine guidance para sa inyo. Kaya napakahalaga talaga na magbigay kayo ng oras para makapag-muni-muni kayo, no? Because there is going to be self-discovery and realization dito about the things that you need to do. So, we also have number 19, dog spirit. Ayan, be loyal to what you love. Ayan, so maging loyal daw kayo sa kung ano yung talagang mahal ninyo. Kung ano yung ginagawa ninyo, no? Kasi yung dog spirit naman is all about loyalty talaga. So, ito yung pinaka-importanteng reminder din para sa inyo sa ngayon na be loyal sa kung ano talaga yung gusto ninyong gawin. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong bumitaw, no? Lalo-lalo na doon sa mga heart's desires ninyo. Lalo-lalo na doon sa mga hopes and dreams ninyo. Kasi kahit hindi pa ninyo naman nakikita, 'di ba, kung ano yung maging resulta ng inyong ginagawa, because maybe you keep on waiting for that dream to come true, 'di ba? Maaring ganon. Wag ninyong bitawan yung pangarap ninyo.
ninyo. No, wag ninyong bitawan yung pangarap ninyo. If that is what you love, if that is what you think that can bring you contentment and fulfillment sa buhay, magpursige, continue to persevere, continue to work on it, diba? Dahil if you are taking action talaga towards your heart's desires and towards your hopes and dreams, mararamdaman at mararamdaman ninyo ang suporta ng divine universe para sa iyo, lalong na if that is what is also the plan for you ng Panginoon. Makakaasa kayo na kahit hindi sa panahon na gusto ninyong mangyari or mag-unfold yung dreams ninyo, it will come true, no? In God's perfect timing. Yun lang, no? You just have to be hopeful na kung yan ay para talaga sa iyo, mangyayari at mangyayari yan. Kakaasa ka dyan ng suporta talaga. So, you also have number 50, Rhino Spirit, overcome any obstacle. So, wag kayong mag-alala. There are going to be solutions sa iyong mga problema. There is always going to be breakthroughs na papasok sa buhay ninyo dito, Capricorn, no? At malalampasan ninyo kung ano man yung mga obstacles sa buhay na dumadating, no? Or kinakaharap ng iba sa inyo dito. So you just have to keep your hope and faith alive. Yun ang kanina ko pa naririnig, no? So tingnan natin kung ano pa ang ganap for you. We have Queen of Swords. Ayan. So I feel dito na you will be super focused. Eventually, you will be super focused. I feel that you are going to be right on target dito, no? Maaring pagkatapos na makapag-reflect kayo, na makapag muni-muni kayo dito, Capricorn, I feel that there is going to be a change of heart dito, no? I really feel na hindi na maaalis na yung panghihina ng inyong kalooban, maaalis na dito yung ramdam ninyo na nawawala na kayo ng pag-asa, and I really feel na instead of feeling that way, I really feel na magiging laser focused na uli kayo, and you will be focusing on doing things, no, practical things na sa pakiramdam ninyo, you know, ay yun ang makakatulong para sa pag-come through ng iyong mga heart's desires dito. So that's what I'm picking up. You also have Page of Wands. Ayan, so there are going to be news, good news coming in dito. Maaring related dito sa trabaho, no? Maaring related dito sa trabaho, maaring news ito linked sa opportunity for a job na maaring trabaho or negosyo siguro ito, no? Na mabibigyan kayo ng pagkakataon dito na ma-express ninyo kung ano talaga ang gusto ninyong gawin, no? Maaring this is it, no? Yung what you love to do, maaring ito yun. Maaring ito na yung opportunity. Maaring may bagong opportunity na parating, new possibility and opportunity, no? Na magbibigay ng pagkakataon sa inyo na magawa ninyo ang iyong passion, ma-practice ninyo ang inyong creative prowess, yung mga ganon. So, maaari din na yung opportunity na yan na magawa ninyo ang mga gusto ninyong gawin is the opportunity that you are waiting for, that you are manifesting, di ba? So, we also have Nine of Cups, ayan. So, very beautiful. This is wish fulfillment. So, this is a wish fulfillment energy. So, there is going to be a sincerest wish dito ni Capricorn na maaring dumating, maaring mag-come to fruition. Maaring ito yung wish ninyo na pinakahihintay ninyong mangyari. Maaring you've been working on this one for so long at ang tagal-tagal na ninyong hinihintay, nawawala na kayo ng pag-asa. Maaring ito yun. Maaring ito na yung pagdating ng inyong matagal na hinihintay. Capricorn, that's why you will be very happy dito, no? This brings forth happiness, contentment talaga, no? And talagang yung happiness ninyo dito, walang mapaglagyan. Kung baga ng happiness na yan, that's what I'm picking up. So good luck to that, Capricorn, and that's all I have for you for the next 3 months. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.